pumili ang pinto ng Diablo, mga kaibigan. Pero yun ba yung mga kapamilya nila? Hindi. Sabi ng Revelation 16:14, sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Sila lang nagpanggap na kamag-anak, pero actually sila po yung espiritu ng demonyo, kasi ang mga patay ay nasa libingan, mga kaibigan. Doon sa Hydesville Cottage, meron po tayong makikitang tablet doon na nagsasabi, "The birthplace of modern spiritualism, upon this site stood the Hydesville Cottage, the home of the Fox Sisters, through whose mediumship communication with the spirit world was established. March 31, 1848, there is no death, there are no death. Placed here by M.A. Cadwallader, December 5, 1927. So tingnan po natin dyan, yung paniniwala nila, yung spiritualismo, walang kamatayan, walang patay, mga kaibigan. Yan din yung sinasabi ng Diablo na hindi ka mamamatay. At within 5 years from 1848, mas naging marami po yung mga Americans na gumagawa ng spiritualism. 30,000 mga kaibigan after 1848, marami na po yung Americans ang gumawa ng spiritualism, at ang pinto ng Diablo ay binuksan ng malaki. So ito po yung turo ng spiritualism. Sinasabi ng spiritualismo na ang patay ay hindi patay. Ang pundamental na prinsipyo ng spiritualismo ay na ang tao ay nakakaligtas sa kamatayan ng katawan. At na minsan sa ilalim ng mga kondisyon na hindi pa maipaliwanag, makakausap natin ang mga nangamatay na. So yan po yung sinabi ni J. Arthur Hill, isang spiritualist, mga kaibigan. Number two, ito pa yung paniniwala nila. Sinasabi ng spiritualismo na ang patay ay nakakapangusap sa mga buhay. Sabi dito, walang kamatayan sa libingan. Sabi ni Oliver Lodge, isang spiritualist, madalas akong nakikipag-usap sa mga patay. Di ba po, nalinlang talaga sila sa Diablo, mga kaibigan. Sila ay naniniwala na nakikipag-usap sila sa mga patay. Pero actually, ano po yun? Mga spirito ng demonyo, mga kaibigan. Hindi ako magdadalawang isip na ang mga tao ay namumuhay pagkatapos ng kamatayan, sapagkat palagi akong nakikipag-usap sa kanila. Sabi ng Ecclesiastes 9:5, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Walang alam ang patay, kaya sino po yung kausap ni Oliver Lodge? Mga spirito ng demonyo, mga kaibigan. Spirito ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. So, meron pong example sa Biblia patungkol po sa spiritualism na makikita sa 1 Samuel 28. Ito po ay istorya patungkol kay King Saul at saka kay Propetang Samuel. Nang mayroon pong labanan, nalalapit na labanan si Haring Saul, nag-pray po si Haring Saul sa Diyos na sana ay maging matagumpay yung kanyang pakipaglaban sa kanilang kaaway. Pero hindi po siya sasagutin ng Diyos, kasi nga nag-rebelde po si Saul sa Diyos. Kaya, yung nangyari, pumunta po siya sa Witch of Endor para kausapin si Propetang Samuel na matagal nang namatay. At doon po, pumunta po siya sa Witch of Endor, at doon po nakita po niya, nakipag-usap po siya kay Propetang Samuel, mga kaibigan. Pero si Propetang Samuel ba yon? Hindi, yung Diablo po yun, nagpakunwaring si Propetang Samuel. Sabi ng isang libro, Patriarchs and Prophets 6-7-9, iyon ay hindi ang banal na propeta ng Diyos. Now, yung witchcraft ba ay ayon po sa Diyos? Hindi, mga kaibigan. Iyon ay hindi ang banal na propeta ng Diyos na lumabas sa bigkas na isang mangkukulang. Si Samuel ay wala sa yungib ng masasamang espiritu na iyon. Especially na si Propetang Samuel ay mabuting tao, mga kaibigan. Ang milagrosong pagpapakita ng gawa ay gawa lamang ng kapangyarihan ni Satanas. Madali lang sa kanya nagayahin ang anyo ni Samuel na gaya ng pag-aanyo niya bilang anghel ng liwanag nang sinubok niya si Jesus sa ilang. So yun po, hindi po yun si Propetang Samuel. Kaya yun po ay yung espiritu ng demonyo, ng Satanas, at huwag po tayo makipag-usap, mga kaibigan. Kaya may babala na binigay ang Diyos, kasi mahal po tayo ng Diyos. Striktong babala po na makikita sa Deuteronomy 18:10-12, na huwag po tayong makipag-usap sa patay, kasi yan po ay ang pintuan ng Diablo para makapasok po siya sa buhay natin, mga kaibigan. So, kung hindi po tayo immortal bilang tao,
kailan ba natin matatanggap ang pagiging immortal? Kailan po natin matatanggap ang immortality? Sa panahon ba ng kamatayan or sa resurrection? Resurrection, mga kaibigan. Hindi po tayo magiging immortal sa kamatayan, kundi sa panahon ng resurrection. 1 Corinthians 15, 51-55, narito sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So yung mortal bodies po natin ay magiging immortal sa pagbabalik ni Jesus. Sa isang sandali, sa isang kisapmata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So, sa pagbabalik po ni Jesus ay tayo ay babaguhin at tayo ay magkakaroon ng immortal bodies, mga kaibigan. At kung ang patay po ay didiretso sa langit, sino po yung bubuhay dito sa lupa? Di ba po? Kung ang patay ay didiretso sa langit, bakit babalik pa si Jesus? Sino yung babalikan niya? Di ba po, mga kaibigan? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, yung ating katawan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, kailan po natin matatanggap yung kaloob ng Diyos na immortality? Kailan po? Yes, sa resurrection. Kailan po yung mangyayari sa pagbabalik ni Jesus, mga kaibigan? Meron po tayong walang kasiraan na katawan, walang kamatayan na katawan. At additional po, ang mga anghel ay hindi mga espiritu ng ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Kasi iniisip kasi natin, nandun na si Lola sa langit, angel na siya at minsan bumibisita. Merong iba na naniwala na magiging angel yung ating namatay na kamag-anak, makaibigan. Pero hindi po yan tama. Pero yung tanong dito, nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao? Oo o hindi? Oo, nagpapakita po ang mga anghel sa mga tao. Minsan, may mga experiences po yung mga tao, makaibigan, na nakakakita po sila ng angel. Pero, next question, nagpapakita ba sila bilang espiritu ng ating yumaong mga mahal sa buhay? Hindi, mga kaibigan. So, kung ganun, paano ba sila nagpapakita? Kahit alin man dito, ang mga anghel ay nagpapakita bilang anghel, yung angel talaga na sila, angel, at sila po ay nagpapakita bilang isang stranger or estranghero. Yan po ay mababasa Hebrews 13:2. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pumamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. So, yun na po, bilang estranghero. So, hindi po nagpapakita ang anghel bilang anyo po ng ating kamag-anak. Kasi kung gayon, hindi po yun anghel ng Diyos, kundi anghel ng Diablo, mga kaibigan. Kaya dito, atin pong sinasabi na kailangan po yung basihan ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ang Biblia. At kung hindi po natin susundin ang sabi ng Biblia, ay tiyak na tayo ay malinlang ng Diablo, mga kaibigan. So ano po yung pinto ng Diablo? Yan po ang pakikipag-usap sa mga espiritu ng patay. Huwag po natin yan gagawin, mga kaibigan. Sabi dito, sa Great Controversy na aklat, isa po itong hula, sabi dyan, marami ang haharapin ng espiritu ng demonyo na gaanyo bilang mga minamahal na kapamilya o mga kaibigan at magsasabi ng mga napakadelikadong heresiya. Ang mga bisita na ito ay aapila sa ating pinakamatinding simpatya. For example, nangimiss ko talaga yung aking lola. At saka, yun ding time na yun na namiss mo na magpapakita. So, yun po, pinakamatinding simpatya at gagawa ng mga milagro sa pagpapatunay sa kanilang pagkukunwari. So, gagawa ng mga miracles para talagang maniwala tayo. Dapat maging handa tayo na harapin sila gamit ang mga katotohanan sa Biblia na ang patay ay walang nalalaman at na ang mga nagpapakita ay mga espiritu ng demonyo. Paano na lang kung hindi natin alam ang Biblia? Siguro ay maling lang tayo, mga kaibigan. Kaya, mag-aral po tayo ng Biblia. Dapat basihan po ng ating pananampalataya ang Biblia. Sabi ng Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila ay mga mamatay, ngunit nalalaman ng patay ang anumang bagay, mga kaibigan. So, review po natin paano makikilala ang kulto.
nagsisunod sa taong pinuno halip kay Kristo, nagsisunod sa turo ng tao halip sa, kay, sa Biblia, iniudyok ng kulto ang pansamahang pagkakawangis, ang kulto ay nalinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. At ano naman yung tinuturo ng Biblia patungkol sa state of the dead? Ang patay ay natutulog lamang. Ang patay ay nasa libingan. Sila ay nag-aantay sa ikalawang pagbalik ni Jesus. Ang patay ay walang alam, sabi ng Biblia. Ang patay ay hindi na babalik sa kanilang mga tahanan. At yun po ang tinuturo ng Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. At kapag tayo ay maniniwala sa salita ng Diyos, hindi po tayo malinlang sa mga panloloko ng Diablo at atin pong mapanatili na sarado ang pintuan ng Diablo. Kaya isara ang pinto ng Diablo, mga kaibigan. Sabi sa John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan, ang salita ng Diyos, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pero hindi po ito magpapalaya sa atin kung hindi po natin susundin. Kaya kailangan po natin na sundin ang katotohanan kasi ito po yung magpapalaya sa atin sa kasalanan at sa kasinungalingan, mga kaibigan. Now, sino po dito gusto sa na humingi sa Panginoon na Lord, tulungan niyo po ako na sundin lamang ang katotohanan. Kung yan po yung nais, pwede po ba ipakita yan sa pagtaas ng ating kanang kamay? Yes, mga kaibigan. Sundin po natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa atin sa lahat ng kasinungalingan at kasalanan, mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, may pag-asa po para sa iyo na nagsasara sa pinto ng Diablo. May pag-asa para sa iyo, mga multo'y di ka na maluloko. May pag-asa para sa iyo, salita ng Diyos, maaasahan mo. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, huwag paniwalaan salita ng kaaway. May pag-asa para sa iyo, sabi niya, tunay na di kayo mamamatay. May pag-asa para sa iyo sa Biblia, ipagkatiwala ang buhay. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa ating pagtatapos, tayo po ay tumayo ating kantahin ang kanta na Does Jesus Care? Kung sino po yung nakakaalam nito, sabay po tayo. Topic po bukas ba? Hindi, sa Biyernes po, yung ating topic
Revelations, Lake of Fire and Brimstone, ang pinakamainit na topiko sa Biblia. Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Marami po kaming natutunan ngayon. Panginoon, tulungan niyo po kami na sundin po yung katotohanan, lalo na po yung nalaman namin na katotohanan patungkol po sa estado ng kamatayan ng tao. Panginoon, nawa po ay gawin naming basihan ng aming pananampalataya ang iyong salita, ang Biblia. Panginoon, sa aming pag-uwi, bigyan niyo po kami ng proteksyon at nawa po dalhin niyo po kami ulit sa Friday para naman po sa another na study ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Kamagayan po natin ang isa't isa. Salamat kay kita din kauban din. Kita din kauban sila ah. Ate, salamat po sa pagpunta. Ay, sa Gearness ulit. Sa po. Ate, kamo na. Apo. Hey, salamat po sa pagpunta. Subukan ko namin na magbisita bukas kahit si Kuya lang po.